Ah, da oben, da seid ihr doch. Ach, einer da, die doch. Paseo Rizal. Time check, 1:45 p.m. Oh, share ko na sa inyo yung 1,000 km experience natin with Tiger Woo. Bali, 2 months na siya sa atin. Nakuha natin siya November 17, 2022. Anong pecha ngayon? January 18. 2 months na siya sa atin. Share ko lang sa inyo yung experience ko bilang first time user ng big bike. Saka bakit siya ang napusuhan natin kuhain. Bago lahat, share ko muna sa inyo yung ano, yung specs ng big bike natin. Yan ang specs niyan. Ano lang, very minimal lang. Hindi masyadong high tech, hindi masyadong nangangain ng tanga. Lalo na itong TFT display niya. Napakadaling gamitin. Seat height. Unang-una, pagka medyo, ang height ko pala 5'10". Semi tiptoe ako dito. Medyo mataas, may kataasan siya. So medyo, hindi ka pinagpala sa height. Baka hindi bagay sa ito kasi kapag naka full tank siya, mabigat din siya. 206 kilograms ang timbang niya, tawag nila wet weight. Pagka full tank, ganyan. O, medyo alanganin ka sa balabalanse, medyo mapapalaba ka dito kay Tiger Woo. Medyo may kabigatan siya, pero kapag gumulong na ito, napakagaan. Madali siyang iwas-iwas. Madali siyang kontrolin sa madaling sabi kasi mahaba yung handlebars niya. Kaya madali siyang i-maneuver. Tapos ang shifting niya very smooth. Na-try ko yung R90 ng tropa, BMW na R90 ng tropa dati. Hirap na hirap ako hanapin neutral noon. Kaya hindi ako bumili noon eh, bukod sa mahal. Nahirapan ako hanapin neutral noon, tapos wala pang indicator. Ito kompleto sa indicator, saka napakadaling hanapin ng neutral. Ayun naman, saka smooth talaga ang shifting nito si nantong Tiger Sport na to. Very smooth ang shifting. Tapos may ibubuga rin yung makina. Malakas din, mahatak din, pero hindi ka gugulatin. Hindi ka mabibigla. Una akong gumagamit, laging rain road lang ako, laging rain mode lang ako. Medyo nasanay na tayo ng konti, hindi pa sanay na sanay, sanay lang ng konti. Road na ginagamit ko, road mode. Sa salita nila, mabait. Ito, experience ko lang lahat ito, hindi naman ako nag-review ng mga bikes, hindi yun ang ano ng channel natin. Sharing lang tayo ng mga experience natin. Malakas din ang preno para sa akin kasi wala naman akong pagkukumpirahan na ibang bike, pero kumpara doon sa scooter ko, malakas ang preno nito. Yung windscreen niya, ang laking bagay, ang laking tulong sa expressway. At sinagyan ko ito ng handguard bilang rider, hindi ko ramdam talaga yung hangin. Ano pa ba? Pasensya na kayo ha, kasi nakafocus din ako sa kalye, kaya yung train of thought ko medyo bulbul. Okay, bakit si Tiger Sports ang kinuha ko? Madaming bike na pwedeng pagpilihan dyan, mas pinipili ng iba. Ayan, tulad dyan, Scrambler, Ducati Scrambler. Yan, yung R90 kasi sa mga nakakasama ko, kadalasan yun ang motorcycle nila eh. Ako naman kasi,
ang nakapag-impluensya sa akin dito sa Tiger Sports na to, si ano, si Revzilla, saka si Doodle on a Motorcycle. Yan dalawang yan ang pinanood ko. Saka si Moto Jitsu na rin, kasi nireview din ni Moto Jitsu to eh. Bago kuhain to, yan, lagi ko pinapanood yan mga yan. So basically talaga ang nakapagpa-convince sa akin na kumuha to, si Revzilla. Yun ang ano, yun ang yung hatol niya, kasi nga beginner friendly, mabait daw, andali daw gamitin, which is totoo naman lahat. Ang ano lang talaga yung height lang, kung medyo short ka, eh, hindi ko masyadong marirekomenda sa ito. Pero kung magaling ka naman bumalanse, saka may experience ka naman sa ibang big bike, yakang-yakang mo to. Ano ba reklamo ko dito bukod sa mabigat pagka naka pagka hindi umaanda? Ano pa may isip ko na pwede kong, actually wala. Yung sinasabi nila na mahirap tingnan yung DFT display, sanayan lang yun. Ako wala akong reklamo sa DFT display nito. Konti sulyap lang, kita mo na. Yung busina, syempre pinapalitan ko kasi nga eh, kahit naman anong motor na stock ang busina, meep-meep, ganun lang lagi. Nag-invest tayo sa busina para narinig tayo ng tao. Yung ilaw nito sa gabi, maliwanag. LED lahat. Hindi ako technical, ha? Hindi ako detalyadong mag-review. Panoorin nyo lang yung mga review ni Revzilla. Yan, makikita nyo dyan yung mga technical details ito. Ako, first hand experience lang may share ko sa inyo. Yung shocks niya, wala rin akong problema sa shocks nito. Hindi nagbo-bottom out to. Hindi ko naman pinanti-trail din to. Pero wala akong ganun na experience na bottom out na parang sobrang lambot or sobrang tigas naman. Wala rin. Swabe-swabe shocks ito. Tataw muna tayo dito. Mana 100 lang. Naalaman tayo sa expressway. Yung cornering na sinasabi, swabe to, swabe to. Ayan o, andaling humiga, andaling sumunod o. Nasunod talaga sa katawan mo. Saka yung presyo, ang nagastos natin dito, 555,000 plus 2.5 na LTO. Hindi masyado masakit sa mukha, kung di ko na gustuhan magmotor ng big bike. Hindi milyon ang ginastos natin, pero masaya ako sa Triumph. Para sa needs ko, naibigay na natin to na manawag sa Pangasinan. Tapos nakarating na rin tayo sa Lipa, Batangas. Walang sakit ng katawan, walang sakit ng likod, wala, swabe. Sitting position, sobrang komportable. Kumbaga eh, habang natagal, lalong nasarap. Tapos yung engine heat naman, para sa akin, very bearable. Pagka lang talaga nakatirik ng araw, tapos nasa traffic ka sa metro, ramdam mo, pero di naman yung tila nagliliyab ka. Sama yun eh, big bike eh. O ba hindi ko natalakay? Gas consumption. Ang gas consumption kasi, depende yan eh. Ako kasi, hindi ko tinitipid to eh. Basta eh, gustong-gusto ko narinig yung tunog ng motor na to eh. Kaya piga lang ako ng piga. Pero kung kukwentahin sa pakiwari ko, 15 to 17. Yan ang tansya ko lang yung minsan, nakikita ko dito sa gauge eh. Yan nakalagay, pero hindi accurate yun. Huwag yun na sa akin i-base yun. Sa iba nyo lang hanapin yung detail na yun. Sorry ha. First time ko magre-review ng big bike. Wala tayo sa ano, sa Paseo Rizal. A few moments later. Makakain na tayo dito.
Paseo Rizal. Dagdag natin. Suave shifting. Suave power. Suave handling. Din ang preno. Para sa presyo niya, 555,000 eh. Sulit na sulit. Ang usong term ngayon is value for money. Yan ang ginagamit ng mga tao ngayon, value for money. Hindi kayo mapapaano dito. Sarap gamitin. Very enjoyable bike. Ano next vlog natin? Next vlog natin, biyahe tayo. Natin saan tayo makakabiyahe. Ayun, nandito lang tayo sa Marilaki. Practice din. Yun, thank you for watching. Till next vlog. Yun, rapid. Bye-bye.